I-text nyo pa ko minsan kung magkano na yun ang halaga ng isang puso ng bawang sa mga kamag-anak nyo abroad, syempre, para maawa ng kotis sa inyo, no? Uy, ang mahal na ng bawang ngayon dito. Ano magagawa mo sa kamag-anak mong OFW na kahit magreklamo ka na magreklamo, hindi naman lumalaki yung sweldo niya, bumibigat lang ang kalooban. Anong gusto mo, ipangutang ka pa niya para limang bawang ang magamit mo ngayon? Di, kalahating bawang ang gamitin mo, mahal pala eh. Pero yung magreklamo ka na magreklamo, na para ka lang lumuwag, ibibigay mo sa iba yung problema, siya ang mag-isip para sa'yo, it's unkind. And it's unfair. Hindi natin alam kung minsan kung gano'n tayo ka-unfair sa maraming overseas Filipino workers. Yung mga kamag-anak dito, tuwing te-text na lang, tuwing mag-i-email, tuwing tatawag, problema lagi. Wala lang sarap, ay tumaas na naman ang presyo ng gano'n. Parinig lang naman yun, ibig sabihin, dambakan mo naman ang padala. Paano dadagdagan? Iswelduhan lang yung tao, hindi naman siya negosyante. Kaya magtsaga ka, kung maikli ang kumot, sabi, matutong mamalukto. Huwag mong pagaanin ang buhay mo, pero iba ang pinahirapan mo. Kung nahirapan ka, di, buntot mo, hilahin mo, yung cross mo, pasanin mo. Si Jesus nga, pinasan niya yung cross niya. May cross ka, dahil nahirapan ka, di, pasanin mo. Huwag mong paginhawahin yung buhay mo, iba yung nahirapan. Ngayon, kung inaalok ka at kayang-kaya, ibang usapan na yun. We must be kind. Hindi lang tayo namimili ng pinapakinggan natin, pinipili din natin yung iparirinig natin sa iba. Kasi kuminsan, tayo tuloy nagiging salot sa buhay nila. Tayo yung nagtatanggal ng kaligayahan nila. Tayo yung nagdadagdang kanilang mga worries. And it is selfishness. It is childishness to always want other people to suffer for you so you can have a comfortable life. At meron pa tayong attitude kuminsan, eh marami naman siyang pera, maginhawa naman siya. Oo nga, pero ikaw ba ng parami ng pera niya? Kung hindi ka nagparami ng pera niya, wala kang karapatan magpakonti nun. Maliban na lang, likas na binibigyan ka niya at kusang loob. Kasi tayo, mayaman ka naman, tulungan mo. What kind of attitude is that? If you had no participation in somebody's economic upliftment, you have no right para bawasan yung inipon niya. Liban na lang, mahal ka niya, gusto ka niyang bigyan. Pero hindi ka naman kung mabinigyan kahapon, duty na niya, bigyan ka uli next week, and then the following week, and every week na. Minsan ka lang nabigyan. Kailangan bagubaguhin natin yung pag-iisip. Kasi, we punish productive people. Napakaraming Filipino families, yung kaisa-isa o yung dalawang matino na miyembro, productive, kumikita, doon na ipapasan lahat ang hirap. Doon na idadaing lahat ang daing. Doon na itatambak lahat ang himutok. Tapos, yung mga lasing ng laseng, mga text ng text dyan, hingi ng pang-load. Bigay naman ng bigay tayo. Pero ang pinahihirapan natin, yung mga masisipag, we should not do that. That is unjust. You punish the wicked and reward the good. But what happens in many families, you punish the good by imposing too much on those who are responsible. At tayo man nga, sinasabi natin, huwag tayong laging hindi lang magbigay, kundi maghanap din ng bad news. Psalm 112, 6-7. A righteous man will have no fear of bad news. His heart is steadfast, trusting in the Lord. Ang taong matuwid at makadiyos, hindi siya natatakot sa bad news. Bakit? Eh, ang laki ng good news sa buhay niya, may Diyos. Yun ang good news at yun ang pinapalaki. Hindi ang pinapalaki natin yung bad news. Pero kailangan nakita natin, we should have righteousness in our hearts. Ang unahin natin maging righteous para mawala yung fear. Kasi nga pag righteous ka, tumitibay lalo ang pananalig mo. Hindi ka natatakot ng anumang mga balita. So dami ng reklamo ng tao, bihirang-bihira pa rin kung meron ba kayo talagang nabalita ang namatay sa gutom. Because God is wonderful. Kasi kumisang kahit na wala kang kinikita ang konti-konti, magtatakabuhay ka pa rin. Pag lumabas, forma-forma pa rin. Kala mo pa rin mayaman. No? Ang bait-bait kasi ng Diyos, hindi yan nauubos sa kanyang kabutihan. Ang mahalaga, magtiwala tayo at gawin ang tama. Maghanap buhay ka at pagkasyahin mo sa buhay mo yung kinikita mo. Huwag mong i-assign sa iba yung gastos mo. Kung hindi mo yun kinikita, kailangan kitain mo yun. And, as we have said, do not be the needless bearer of bad news. Careful with sending and forwarding many messages. Natatandaan natin, mga kapatid, kahit parang pangit ang isang balita,
every issue has at least two sides. Meron pa rin niya na blessing kung titingnan mo yung blessing. So avoid and minimize listening to pessimists. Yung mga taong laging negative ang pananaw, wala nang inantay kundi magunaw ang mundo. Hindi ang asikasuhin maghanap buhay. Ang inaasikaso lagi hintayin magunaw ang mundo kaya ayaw na tuloy maghanap buhay. Tapos pag nagutom, hihingi sa'yo. No? Merong mga tao na ang taas-taas ng mga prinsipyo, wala namang kinikita, tapos iaasa yung prinsipyo nila at yung buhay nila sa iba. Kailangan pinagdudugtong natin yan. Yung spiritual at saka yung practical. Anong dapat natin gawin? Sa dami ng mga balita na magugunaw daw ang mundo, nauubos ang ganyan tubig, iinit, lalamig, matutunaw ang mga yelo. Kaya nyo bang pigilin yun? Hindi. Kung magsusuffer kayo, pag may nangyaring pagbabago sa planet, suffer when it happens, but don't suffer before it happens. Kasi it might not even happen, then suffer ka na rin at least once if you are a warrior. What do you do as a man of God, as a woman of God? Just keep on doing well. Kung anong ginagawa mo sa buhay, gawin mong mabuti at Diyos ang bahala sa'yo. Matthew 24:40-41, two men will be in the field. One will be taken, the other left. Two women will be grinding with a handmill, one will be taken, the other left. Ang pinag-uusapan siyempre dito, isa sa mga pinakamahalagang katuruan sa pagdating ng panahon. Yung ang mga anak daw ng Diyos ay kukunin ng Diyos, bigla nilang nawala sa mundong ibabaw. Bago dumating ang kutakot-takot ng mga dilubyo, kukuhanin muna ng Panginoon ang kanya. Ito, dalawang lalaki nagtatrabaho sa bukid, yung isa nawala na lang, yung isa naiwan. Dalawang babae nagigiling, at alam niyo yung gilingan nung araw, lalo sa Israel, sa laki ng bato, dalawa ang nagigiling yan. Yung isang babae, iikot niya sa kalahati, yung babae sa kabila, kukuhanin niya, dadali niya dito sa kabila, kukuhanin ko naman sagutan. Kaya kitang-kita mong nawala yung isa kasi nawala yung partner mo. So niya, two women will be grinding with a hand. Male one will be taken, the other left. Huwag yung problemahin kung paano darating ang Diyos, kung paano matatapos ang mundo ito at magkakamlo ng bagong paraiso, ang problemahin nyo to be godly. Na kayo yung kunin at hindi kayong maiwan. Yun lang problemahin mo na ilagay mo yung puso mo sa tamang lugar, magtiwala ka sa Panginoong Jesus, gawin mo ang magagawa para maging productive and good, at God will do the rest. So just keep on grinding. Just keep on working. Huwag tayong baabala sa kung ano-anong mga takot. Just keep on doing your work. Living your life, serving God, and living a godly life, and God will take care of you. Ang asikasuhin mo lang yung naka-assign sa'yo. Hindi naman nakasayang sa'yo na pigilin mo lahat matunaw ang yelo sa North Pole. Pero pwede mo namang bawasan yung paggamit mo ng aircon, yung paggamit mo ng mga emissions na nagpapatunaw tuloy sa ating mga ozone layers. Pwede mong gawin yung magagawa mo. Do what you can and don't over-worry because you have a God who cares for you. Hindi naman ikaw ang Diyos eh. Tao ka. So gawin mo yung nagagawa ng tao. Ang mahalaga lang, pag humarap ka sa Diyos araw-araw, alam mong ginawa mo yung dapat mong gawin. Hindi ka nag-aksaya. Hindi ka nag-aksaya ng tubig. Hindi ka nag-aksaya ng kuryente. Hindi ka nag-aksaya ng resources. Kilala tayong lahat ng Diyos. Lahat ng ginagawa natin. Sabi pa nga sa Biblia, maski buhok nyo bilang ng Diyos, alam niya kung ilan ang buhok nyo ngayon sa anit nyo. Ibig sabihin, alam din niya kung sino yung gagantimpalaan niya. Pagdating ng panahon na naubos ang tubig, syempre yung mga nag-aksaya ang unang mauuhaw dyan. Ngayon, hindi ka nag-aaksaya, hindi ka makaya alagaan ng Diyos. Nakita natin na kahit yung propeta, paggutom, may ibon na nag-deliver ng pagkain niya. May anghel na bumaba, ipinag-bake pa siya ng tinapay. Kaya bang gawin yun ng Diyos? Kaya, ang Diyos noon, Diyos pa rin ngayon. Ang mahalaga lang, in a personal way, you please God. And God will take care of you. Don't worry about big things that are beyond you. Kasi hindi naman ina-assign sa atin yun ng Diyos. Kaya maraming worries tayo, marami tayong pinapakinggan ng mga bad news. Kaya dapat din binabantayan talaga yan. At yan nga ang topic natin. Mga TV programs na pinapanood, mga radio programs na pinapakinggan, mga dyaryong binabasa, lahat yan may epekto sa atin. Dapat marunong kang pumili at marunong kang bigyan ng pangunahing atensyon yung mga bagay na may kinalaman at galing ng Diyos. So look for and hear the positive side of things. The advantageous side.
Because even a disadvantage could be turned into an advantage.